What's up guys? Welcome back again to my channel. So for today's video, pag-usapan natin yung nakaraang ginawa kong unboxing. So if you remember this from projector, right? So yun yung pinakamaliit at portable na projector na nabili ko. But most of my friends in FB, even in YT, is asking me some of the questions regarding the features and also for the price of the said gadget. And also, they're asking if they can use it for the presentation. For example, katulad ng mga, kung meron silang presentation sa office or sa klase na gagamitan na lang ng laptop using cable HDMI or something like that. Or even if we can use mirroring or screen mirroring ng smartphone natin papunta dun sa said projector. So all of those stuff, we're going to answer it later, but for the meantime, intro muna tayo guys. Hi guys, welcome back again. So ngayon, eto na. Hawak na natin yung ating Strom projector. So as we all know, from my previous vlog, sinabi natin na pwede nating i-tilt, di ba, yung head nito. So, from this L-shape, pwede siyang maging straight na parang flashlight. And the same width, there's some buttons that you can use. Okay. Ayan, yung power on, yung arrow, then, mga arrow up, tsaka arrow down niya. Then, yung okay, yung home, tsaka yung insertan ng SD card niya. And then, the other side, kung makikita nyo, malabo. Ayan, meron siyang HDMI, meron for headset, meron for USB, and for the power. Yung kulay black na to is for the infrared. So para in case na gamitin nyo siya for screen mirroring, ito yung na-detect nya guys. Okay, so right now tatry na natin yung product. So check nyo kung ano masasabi nyo rito. Okay guys, so we're back, and then ito na nga, setup ko na yung projector natin. Inattach ko yung aking tripod para at least mag-level up yung kanyang screen dun sa ating wall. So ngayon, let's try to turn it on. So sa pag-turn on, itong nasa baba. Yan, may maririnig kayong parang blower sound. Na siya yung indicator na naka-turn on na siya. And guys, kung makikita nyo, naka-turn on na yung projector natin. So, yan yung pinaka-start ano niya. So, sinimula muna natin dito sa wall. So, it's an Android OS. Ang OS niya is Android 7.1. And then, ayun po. Nagre-reboot lang siya guys. So, yan na guys. If you can see, ayan. Lumabas na. Nandiyan na yung menu niya. So, nandiyan na si YouTube, si Netflix, si Google Play. Meron ding same screen. So, which is you can use your smartphone para at least ma-screen mirror yung smartphone nyo. And then, may apps. Tapos, may HDMI. That HDMI, you can use naman yan kung may mga presentation kayo. So, you're going to attach it to your HDMI portion ng projector ninyo, the same with the HDMI portion of your laptop or your PC. Okay, then meron siya, ayan, Netflix, Google Play. Ito yung file explorer, so which is kung gagamit kayo ng SD card, automatically dito nyo siya ma-open. Then settings, so dyan yung makikita yung katulad ng mga Wi-Fi, hotspot, internet, Bluetooth, nandyan lahat dyan. Lahat ng common settings, nandiyan lahat. So, kung mapapansin nyo, yan. So, kung USB, other devices, kung pa-factory reset nyo siya, nandiyan lahat yan, pati yung pag-update. Okay? So, right now, we're going back. Then, yan, HDMI din. Ito yung screen. Mirroring na tinatawag na, same screen na tinatawag nila sa menu nila. So, pagka pinaras natin yan, ito lalabas for AirPlay,
which is for the iPhone or iPad na devices kung yung nagagamitin nyo. Yung Wi-Fi display is for Android. Okay? For Android devices na i-screen mirroring nyo, basta the most important is same yung Wi-Fi na pinagkoconnectan nung projector, the same width ng ng phone natin. Okay? And then the next one is the eShare. Ito yung application which you can use your smartphone as a remote control of your projector. So, pero ang mangyayari dito, guys, same pa rin, kailangan naka-connect sila dun sa isang network or isang Wi-Fi lang. So, kung medyo mahina yung Wi-Fi ninyo, you need to use a hotspot of your another mobile. Kung meron lang kayo, kung dalawa man mobile ninyo, pwede yun. So, basta magkoconnect lang siya at the same network. Okay? So, right now, we're going back. And then, let's try ano ba yung mga apps? Ayan, sa apps. Sa apps, oh, yan. Para lang din kayo nag... para lang din kayo nag-Android. Ayan, may YouTube, may Netflix, so, may WPS projector, ayan, may gallery. So, kung gusto nyo mag-save ng mga pictures, kung meron kayo save music, or videos, pwede. May Play Store din siya. So, yan. Mga ganda yung mga gamit niya. But for the meantime, let's try for the YouTube. Or, try natin yung Netflix, guys. Kung gano'n siya kalino. Para makita niyo. Ayan na, guys. Start na yung Netflix. Actually, nakalagin na ako. So, we're just waiting for it to upload. Ayan. So, yan. Kung makikita niyo, guys, nakaano siya. Naka upload na yung Netflix, pero right now it is difficult for me to navigate because I'm using only the remote control. So try natin yung mouse. Wait, ayan guys, kung makikita nyo, may inattach akong USB dyan, which is my mouse from my laptop. Okay, so right now ito na yung mangyayari. So mas madali siyang i-scroll. So, para at least mas madali kayo mamili ng mga panonoodin nyo. Ayan, ganyan lang siya. So, scroll up, scroll down. Ganyan-ganyan lang siya, guys. Okay. Then, we can use our remote to go back. Ayan. And then, we can go to YouTube. Guys, right now, we're in YouTube. So, nakasign na rin ako. So, makikita nyo na kung gano'ng kalinaw yung projector natin, guys. So, ito lang siya, just standing here. Pero, makikita nyo kung gano'n sa kaliwanag there, right? So, yun yung quality ng video na to. Pero, suggest ko, wag kayong basta-basta titingin dyan directly do sa light. Because, nasubukan ko siya, lumabo yung paningin ko. Yun lang, guys. Pero, maganda yung quality ng video and same with ng audio niya. So, wag lang tayo mag-try today just because baka mamaya alam niyo na. Alam niyo na si Lolo. Guys, nakita niyo yung sa wall natin kung ano itsura. So, right now, we will try it kung nakahiga tayo. So, using this projector going up to our ceiling. So, tingnan natin kung anong itsura niya, guys. So, ngayon, guys, ay nakita nyo na sa side na siya, tinanggal ko nila yung tripod, pero I'm still using the mouse kasi para at least mag-navigate. And you will see kung ano ang itsura niya kung sa kisame siya naka-play habang kayo yung nakahiga at nanonood. Guys, nakahiga na ako dito sa aking kama ngayon, so, pero nakasumblero pa rin ako para akong tanganong. Okay, so ito na siya, guys. Ganito ang mangyayari after nyo i-focus yung projector to your ceiling. Makikita nyo kung gano'ng alaki yung TV ko ngayon, guys. Ayan na siya. Ayan. So, nakikita nyo. So, most of my ceiling, may naka-YouTube pa rin tayo, guys. So, makikita nyo na halos lahat yung buong ceiling namin. Siguro mga ano to, mga lagpas 65 inches siguro. Pero mukhang lagpas pa kung makikita nyo, guys. So, ito may yung quality ng ano. Maganda yung quality ng
pagkaka-project nyo doon sa ceiling namin. Even sa wall kanina, di ba guys? So kaya, ayan, hindi lang tayo mag, what do you call it? Magpe-play kasi baka mamaya is, alam nyo na talaga. So yun guys, na nakita nyo kung gaano kalaki yung TV, kung gaano kalaki yung, kung gaano kaganda yung resolution niya, di ba? Kung ano yung features niya, maganda siya. The same way, pwede nyo naman gamitin din na mag ano kayo, kung meron kayong mga office presentation, pwede nyo gamitin yan guys. So through your HDMI nga po, pwede nyo i-attach yan sa inyong laptop para at least ma-present nyo to your office kung wala man kayong available na projector to provide your presentation. So po pwede siya kasi napaka-handy naman niya, tsaka pwede nyo dalhin kahit saan. Kaya thumbs up ako dito guys, panalo tong gadget na to. Okay guys, so yun na, yun na yung ating video for today. Pero most of the topics or questions kanina is na-answer naman natin about the features, the quality of the video, at kung magamit ba to through presentation, office presentation. So which is na-answer naman natin lahat. And the most part na hindi pa natin discuss is about the pricing. So actually for me, it's worth buying naman tong product na to. Actually, one of my friend, which is Renier Caballero, already asked for the price dun sa strong projector na Instagram page nila. Actually, dinm niya na mismo at na siya na mismo nagsabi sa akin kung magkano yung nasabi sa kanya. So, which is true naman. Totoo naman. Which is the price of this item, it will cost you about 18,000 pesos, but they have a discount, so they're offering a discount once you buy it. So nag-o-offer sila until 16,000, until I think ang sabi sa kanya rin yun is in-offer sa kanya is until 15,300, ayun sabi sa kanya. So but regarding this mat, this projector, panalo rin siya talaga. So talagang magagamit niyo siya. So kung gusto niyo magkaroon ng movie marathon to your friends and then they don't have any large TV to, you know, to watch or something like that, so you can bring this one guys. So very helpful siya para halos lahat kayo ma-enjoy, ma-accommodate. And also if you want to have a sing-along, pwede rin siya. Kunyari nasa garahe kayo, di ba? Kasi hindi naman most of the time is magsisiksik lang tayo doon sa living room nyo, di ba? Para at least mas maraming makijamming during your karaoke or videoke sessions doon sa garahe niyo pag may okasyon. And most especially, yun nga, kung tinatamad kayong manood ng movie sa labas. Actually, wala pa namang sinehan dito sa Pinas. Ayun. Wala sinehan dito sa Pinas pa, hindi pa siya available. So, ang mangyayari, you will look for some movies which is available online. So, nangyayari is, malaking tulong to guys. Kasi nangyayari is, even you're lying on your bed to your room, lagay nyo lang ito sa baba, sa pinakasahig ng inyong ang inyong kwarto, and then mahiga kayo, sit back and relax, then yun, nasa ceiling na siya or nasa wall, sa wall pwede na kayo manood guys, pwede nyo na enjoy yung movie. So that's it for today's guys. Kung meron man kayong comment or suggestion, don't hesitate to comment down below guys, so at least malaman ko kung ano yung magiging opinion nyo about this gadget. And then if you're new to my channel, don't forget to like, share, and subscribe guys. And then don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga video. So until next time, peace out!